Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning mga ka-Daylight. Ako po si Reverend Sonny Carlos ng Jesus Reigns Ministries, Bulacan, Bulacan. Ang atin pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa Ecclesiastes chapter 2. Modern people equate success with riches, popularity, and power. Ang pagtatagumpay po ay isa sa laging inahanap ng maraming mga tao ngayon. Just what do we mean by success? Para po ito ay ating masagot ng gusto, let me introduce to you J. Paul Getty. Siya po ay kinilala na isa rin sa pinakamayaman na tao. He was an international jet setter and a playboy. Alam niyo po ang kanyang sexual exploits ay masyadong legendary sapagkat siya po ay na-link sa pinakamagandang mga babae sa kanyang kapanahunan. He hit big time in his oil drilling and had money flowing in like a tap water. Ang tanong, masaya ba siya? Dapat. Pero totoo nga ba siyang masaya? Ihiwalay mo ang pera kay J. Paul Getty at makikita mong siya ay napakahirap sa maraming mga bagay. Pakinggan niyo po ang mga senaryo sa kanya. Siya po ay 5 beses nagpakasal, lahat ng iyon ay natapos sa diborsyo. 4 na mga anak niya na may edad ay takot humarap sa kanya. Ang kanyang pinakabatang anak, si Timmy, ay namatay nung ito ay 12 taong gulang pa lamang, ni hindi niya halos nakilala ang kanyang ama. Ang mga huling taon ng buhay ni Getty ay punong-puno ng maraming mga trahedya sapagkat ang maraming mga babae na iniisip niya na nagmahal sa kanya ay kaya lang naman pala ganon ay dahil sa pagnanasa sa kanyang mga panlapi. He had never a solid loving relationship with anyone, as one of his sons would attest. Isa pong aristocratic beauty na nagmahal sa kanya o minahal niya ay nagsabi na ganito, "Money was a curse on him. The idea that distorted everything on him, he did." Iyon yung kabila ng buhay ni J. Paul Getty. At kung yung salita mismo ni Paul Getty ang ating papakinggan, sabi niya, "I find all this money a considerable burden." So kung hindi man po natin alam, all of us are engaged in a quest for something that will meet the need of the heart. Ito rin po ang hinahanap ni Haring Solomon. He was looking for the meaningful life. And today, our topic is all about the quest for the meaning of life. What Solomon did to find true contentment is also a reality in our present generation. Ang kabuuan po ng Book of Ecclesiastes ay para pong isang thesis ng mga college people at nun pong mga postgraduate na nag-aaral muli ng masteral at ng doctorate. At mula po doon sa search nitong si Solomon, ay meron siyang hinahanap sa kanyang buhay at walang iba po ito kundi ang tunay na kasiyahan o yung kakontentuhan sa buhay. At ito rin po ay realidad sa ating henerasyon. Sa paghahanap ni Solomon ng tunay na kahulugan ng buhay at kakontentuhan ito, sinubukan niya ang ilang mga bagay sa kanyang buhay upang mapagtanto kung ito nga ba ang mapagkukuhanan ng tunay na kasiyahan at kakontentuhan sa buhay. Paano niya ito ginawa? Halos ganun din ang ginagawa ng marami sa ating henerasyon. First, we tried it in pleasure. Makikita natin yon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 1 to 3 and 1 Kings chapter 4 verse 22 to 23. Ang akala po natin ay madaling matagpuan ang kasiyahan at lahat ng mga games of life ay gusto nating pasukan. Para kay Solomon, ano nga bang pwede niyang gawin para siya ay sumaya ng buhay? So he tried it in pleasure. Sa paanong paraan? Through laughter. Sabi ng verse 1, "I thought in my heart, come now, I will test you with pleasure to find out what is good."
But that also proved to be meaningless. Laughter, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? Ito po ang tanong ni Solomon. Ang una niya sinabi sa sarili niya, enjoy yourself. To Solomon, laughter is madness. Palagay ko po tayong lahat, sa ano pa mang makakapamaranan, we experience laughter to some degree in our lives. At kasama natin ang ating mga kaibigan. Nagkikwentuhan tayo ng maraming mga bagay at nagtatawanan tayo kapag pinagkikwentuhan natin ang buhay ng ibang tao. Laughter deals with peripheries of life. And there is no solid content to it. Para lamang po itong batingaw na umaalingaw-ngaw. At ang emotion nito ay panandalian lamang. Sinubukan niya ito sa pamagitan ng tawanan. Secondly, through lavish banquet. Sabi ng 1 Kings chapter 4 verse 22 to 23, Solomon's daily provisions were 30 cores of fine flour and 60 cores of meal, 10 head of stall-fed cattle, 20 of pasture-fed cattle, and 100 sheep and goats, as well as deer, gazelles, roebucks, and choice fowl. Maaring maging interesado po tayo kung anong klaseng mga menu ang ginagawa sa panahon na yon at ano ang ginagawa ng mga tao sa kanyang palasyo sa loob ng maghapon. Alam niyo po ba yung mga pagkain na ito ay tinutos po ng mga nag-aaral patungkol dito na maaaring may 20,000 mga tao ang kanyang pinapakain araw-araw para lamang makasama niya sa kasiyahan sa buhay na ito. He's not saying that laughter is wrong and the Bible does not say it either. It says, laughter is empty and it does not satisfy. Ano ang nangyari kay Solomon when he tried it in pleasure? He ended up in vanity. Sabi ng verse 10, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my work, and this was the reward for all my labor. Yet when I surveyed all that my hands had done, and what had I toiled to achieve, everything was meaningless at chasing after the wind. So, what does pleasure accomplish? Nothing. Pleasure consumes resources. Wala itong nagagawang pampalakas sa ating mga buhay. Katulad dito ng mga ama na nagtrabaho sa loob ng sanlinggo at pagdating ng Sabado, hawak niya ang sweldo, niyaya ng mga barkada, nagkasiyahan sila yung pinaghirapan ng sanlinggo na ubos lang sa loob ng ilang oras. Ano ang na-accomplish nito sa buhay ng isang tao? Nothing. Hindi siya nagtagumpay doon sa paghahanap ng tunay na kasiyahan at kakontentuhan sa pamagitan ng kalayawan. Then he tried it in prestige. Makikita yan sa verse 4 to 6 and 17 to 19. So, after trying pleasures and found out that everything was meaningless, then he tried to find satisfaction to this way. At ano ang kanyang ginawa? Gumawa siya ng maraming mga proyekto. Sabi ng verse 4, I undertook great projects, built houses for myself, and planted vineyards. Alam niyo po ba, para sumikat lang si Solomon, ang templo na pinagawa sa kanya ng Diyos ay nagtagal ng 7 taon with 180,000 labor force. Subalit, ang pinagawa po niya na kanyang bahay o palasyo ay nangailangan ng 13 taon para ito ay mabuo with the same labor force. At napakaganda ng kanyang ginawa. Bakit napakalaki naman ang kanyang bahay? Sapagkat ititira niya doon ang napakarami niyang asawa, 1,000 wives. 700 ang legal, 300 ang illegal na mga asawa kay Solomon. Ibig sabihin po nito, sinubukan niya ang lahat ng ito, hindi lamang sa kalayawan, kundi po sa kasikatan. Sabi ng verse 5 to 6, I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoir to water groves of flourishing trees. Marami pong mga mayayaman katulad ni Solomon ay parang mga pilantropo. Nagpapagawa ng mga public buildings kahit po sa ating kapanahunan sa ngayon. Nagpapagawa ng mga court, nagpapagawa ng mga barangay hall,
at pagkatapos ay hindi na iiwasang ilagay ang kanilang mga pangalan doon sa kanilang mga pinagawa, pero ang totoo, hindi nila pera yon ng taong bayan. Katulad din ng panahon ni Emperor Nero, he found Rome in a city of bricks and left it a city of marble. Pero alam niyo po, ang pagpapaganda pala na ginagawa po na ito ni Emperor Nero ay hindi para sa benepisyo ng Roma, pero kundi ito'y para sa sarili niyang kasiyahan. Pagkatapos niyang sumikat noong panahon na yon, kasi nga pati na ang Queen of Sheba ay nagtungo sa kanyang lugar para lamang masaksihan ang kagandahan ng kanyang mga pinagawa. Ano po ang sinasabi ng verse 17 to 19? So I hated life because the work that is done under the sun was so grievous to me. All of it is meaningless, a chasing after the wind. So, siya ay nasaktan ang usa sa lahat ng kanyang mga ginawa at ang sinabi niya, I hated life. Isipin niyo po yon na marami na siyang kasiyahan na naranasan o katawanan na dinaanan at siya ay sumikat na ng gusto. Pero ito yung kanyang sinabi, I hated life because the work that is done under the sun was grievous to me. Baliwala pala yung kanyang mga pinaggagawa. So parang ganito po ang dating, I enjoy it for a while. Ginawa niya ang lahat ng pwede niyang gawin. Para lamang isang kandila na kung saan ay may liwanag, pero pagkatapos noon ay magdidilim na ang kapaligiran. Alam niyo po ba na hindi pa natapos si Solomon sa kanyang search noong panahon na yon? Wala sa kasiyahan, wala rin sa kasikatan. Ngayon, sinubukan niya ang kayamanan. Si Solomon ay napakayaman na noong panahon na yon, pero hindi tumigil sa pagpapayaman. Para lamang matutunan niya na gusto ang magandang buhay, maraming mga katulong niya ang kasakasama niya noong panahon na yon. Mga taong gumagawa ng mga hard work para sa kanya. At ano pa ang kanyang ginawa para sa yumaman? Ang una niyang ginawa ay ang pinakasikat na negosyo noong panahon na yon, and that is agricultural business. Sabi ng verse 7, I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I also own more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. So si Solomon ay may mga rancho na kung saan ito ay kumikita ng husto dahil sa dami ng mga alagang mga hayop. At yun din ang ginagamit niya sa kanilang mga kainan araw-araw. So, maraming mga tao po sa panahon natin ngayon ay pumapasok ng uso sa negosyo dahil gusto pa nilang yumaman ng yumaman. Gaano ba kalaki ang kailangan pang pera ng mga bilyonaryo? Sabi ng isang pinakamayaman sa Hong Kong, a little bit more. So, yung kanyang agricultural business na siyang thriving nung panahon na yon, ang siyang isa sa pinakamatagumpay. Titigil na ba si Solomon sa pagyaman? Hindi. Sabi ng verse 8, I amass silver and gold for myself and the treasures of kings and provinces. So, hindi siya nagkasya sa agricultural business, ang sinubukan niya naman ay ang banking business. So, para sa panahon din natin, bank accounts give a sense of security para sa maraming mga tao. Ano ang sabi ni Solomon? I amass silver and gold for myself and treasures of kings and provinces. Now, alam niyo ba na ang sinasabi rito, treasures of kings and provinces, parang ang dating po, yung national treasury o yung national bank niya ay nanduroon sa Jerusalem. Yumaman siya ng yumaman dahil sa banking business. Titigil na ba siya? Hindi po. Sabi ng 8b, I acquired men and women, singers and a harem as well. The delights of the heart of men. Ano ang kanyang ginawa? Hindi po siya nagkasya sa agricultural business, sa banking business, ang isinunod niya po ay walang iba kundi ang nightlife business. Maging sa panahon natin, marami pong yumayaman dahil sa nightlife business. He had musicians brought in, men and women singers and bands. At ito ay pwedeng itapat sa mga mahuhusay na mga awit sa kapanahunan natin ngayon.
Bago pa mauso ang karaoke bar, meron na si Solomon naman ganito at ito'y live band. Pero pagkatapos na siya yumaman, pagkatapos ng kanyang agricultural business, pagkatapos ng kanyang banking business at nightlife business, yumaman na siya ng gusto, kaya naman siya inaitanghal na siya ang pinakamayaman sa kanyang kapanahunan. Si Solomon, ano nangyari sa kanya? Let us read in verse 20. So my heart began to despair. So he ended up in despair. So my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. For a man may do his work with wisdom, knowledge, and skill, and then he must leave all he owns to someone who has not worked for it. This too is meaningless and a great misfortune. What happened to Solomon? He sinks in despair. So my heart began to despair. Ito ang sinabi niya. So hindi niya maiwasan yung papalubog na buhay bagamat sa yumamana nung panahon na ito. Ito rin po ang pwedeng magpaliwanag bakit po maraming mga tao ngayon mayayaman na at sikat pero nagpapakamatay pa. Ano ang dahilan ng mga dinadaanan nila? Wala ang tunay na kakontentuhan at kasiyahan. Walang kasiguruhan ang buhay nila. Every now and then, finding nothing but frustration and despair as life is used up too quickly and there is no joy left in it. Maraming mga tao po'y humahantong sa pagpapakamatay. Nung hindi tumatagpuan ni Solomon sa kalayawan, kasikatan at kayamanan, nag-iba po siya ng paraan. Tiningnan niya ngayon kung ano ang layunin ng Panginoon. Kayo po na nakikinig ngayon at kasama namin sa Daylight Devotion, let's try it in purpose. Ang pinakamayamang tao na ito ay naghanap ng resulta sa lahat ng kanyang mga ginawa. At dahil sa marami niyang mga ginawa, nasa tingin niya mukhang nagtagumpay pero sa bandang huli, he ended up in vanity, he ended up in despair, he ended up in depression, lahat na uwi lamang sa wala. So, ano ang na-i-accomplish ng kalayawan sa kanya? Para pong ganito, I came to realize that the same fate overtakes them both. Nang ibig sabihin, sila pala na mga nakaranas ng kalayawan, katulad din ng iba na hindi nakaranas ito, parehas lang mamamatay. It really does not make any difference. In the end, they both came to the same fate. Ano ang gagawin natin? If we want to know our purpose in life, we need to have a life-changing question. Verse 22 and 23 says, what does a man get for all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? Ano nga ba ang napapala ng tao sa lahat ng kanyang pagsusumikap, pagsusumigasig, pagpapakahirap sa mundong ito? Verse 23 says, all his days his work is pain and grief. Even at night his mind does not rest. This too is meaningless. So ano po ang kailangan natin? We need to ask some life-changing question. Ano na ang napala ko sa lahat ng mga ninanais ko? Ano na ang napala ko pagkatapos kong maabot ang pangarap kong karir? Ano na ang napala ko pagkatapos kong maabot ang kayamanan ng nais ko? A life-changing question. So Solomon says that no matter how carefully you pursue life and pleasure, it will end up in darkness. So, ito po yung kailangan nating tanungin ngayon sa ating mga buhay. Mga kapatid, ano nga ba ang ating napala? Is there no answer? Is it all hopeless? Tingnan natin ang kasunod po ng mga talata sa totoong mensahe ni Solomon. It is but a matter of time before we too are tired. Alam niyo po, oras na lang ang pinag-uusapan. Hindi po pinag-uusapan kung ikaw ba ay tatamaan ng pagkapagod o burnout sa buhay. Hindi po, oras lang ang pinag-uusapan kapag hindi mo kasama ang Panginoon. Ano ang gustong ipakita rito pag sinamap mo ang chapter 2? Ganito po, put a relationship with God into the picture of your life and everything will change. The second thing is in verse 24 to 25.
through a life-changing relationship. Kapag hinahanap mo ang layunin sa buhay, makakamtan mo ito through a life-changing relationship. In verse 24 and 25, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. These two I seize from the hand of God, for without him who can eat or find enjoyment. So, marahil po pag nabasa natin to, di natin alam kung ano yung pasimula ni Solomon, bakit niya sinasabi to. Maaring isipin nyo, ay di kumain na lang at uminom, yun lang naman pala ang pinakamaganda. Pero meron pong ibang nasa isip si Solomon ng kanyang pinag-aaralan to. Nakita niya po rito, enjoyment is a gift of God. Ganito po ang dating, there is nothing in possessions, in material goods, in money, there is nothing in man himself that can enable him to keep enjoying things he does. Wala po sa mga ari-arian, sa mga material na bagay, wala po sa kayamanan, wala sa pera, wala sa ating buhay po ang pwedeng maging daan para masayahan tayo sa mga bagay na meron tayo. Paano tayo masisiyahan? Masisiyahan po tayo kung ang lahat ng iyon ay galing sa Panginoon at hiningi natin sa Panginoon. The third thing about knowing our purpose is through a life-changing realization. Look at verse 14. The wise man has eyes in his head, while the fool walks in the darkness, but I came to realize that the same fate overtakes them both. Alam niyo po ba? Lahat tayo ay iisa ang kahahantungan at ito po ay ang kamatayan. Verse 15 says, then I thought in my heart, the fate of the fool will overtake me also. What then do I gain by being wise? I said in my heart, this too is meaningless. So, sabi ng verse 16, pati na ang mga matatalinong mga tao, kagaya ng mangmang ay malilimutan din. Pagdating ng mga araw, makakalimutan din tayo. Kagaya ng mga hangal, kagaya ng mga matatalino, tayong lahat ay mawawala sa daigdig na ito. Now, tingnan niyo po ang verse 26. If you have the Bible with you, look at verse 26 para tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito at hindi natin gayahin ng iba na walang inisip kundi ang magpakayaman. To the man who pleases him, God gives wisdom and knowledge and happiness. But to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. These two is meaningless at chasing after the wind. Now, tingnan niyo po. Kung naiinggit po kayo sa mga kakilala niyo, masama, madaya, pero kumikita ng malaki, yumayaman sila, ang negosyo niya ay illegal, tandaan niyo po ito, sinabi po ng verse 26 sa letter B, but to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth. Ang trabaho pong pinagkaloob sa kanila ng Diyos ay magpayaman. At kung hindi niyo po ito makikita, hindi niyo po mapag-aaralan, maiinggit kayo sa kanila. Pero ang Diyos pala ang may bigay sa kanila para sila talaga'y magkaroon ng kahusayan sa pagyaman. Pero tingnan niyo po, it is so wonderful to realize that God wants us to have joy. It is God's desire and intent that all of the good things of life mentioned in Ecclesiastes should contribute to the enjoyment of man, but only maliban po na maunawaan natin na ang enjoyment na ito ay hindi nanggagaling mula sa mga bagay na natatanggap natin, kundi ito'y galing sa Panginoon. So, ano po ang mangyayari kapag binalikan po natin yung mga talata po na yan? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 26. To the sinner, he gives a task of gathering and storing up wealth. Tayo po na mga matutuwid ang mga nakakilala sa Panginoon, to the man who pleases God, God gives us wisdom, knowledge, and happiness. Hayaan niyo pong magsiyaman ang mga tao na ito na masasama o may mga maling mga negosyo, nandadaya sa timbangan ng
nang si swindle ng mga tao, nagkukorap sa gobyerno, hayaan niyo siyang yumaman. May sinasabi po ang verse 26 na ito, pag yumaman na sila at natuwa naman ang Diyos sa atin. Tingnan niyo po. But to the sinner, He gives a task of gathering and storing up wealth. To hand it, read with me, to hand it over to the one who pleases God. Ano ang gagawin ng Diyos? Pag yumaman na sila, pero natuwa ang Diyos sa iyo, yung kayamanan nila, ibibigay sa iyo ng Panginoon. How about that? Di po ba nakakatuwa ang mga bagay po na yan? Kung saan po naunawa ni Solomon, eto pala ang layunin ng Diyos. Kumain at uminom. Sa Diyos galing ang lahat ng ito, pasalamatan natin ang mga ipinagkakaloob niya. Kahit katiting lang, pagpasalamat mo sa Panginoon, ang Diyos ang magpapayaman niya. Iwanan ko po sa inyo ang dalawang bagay na ito. If the man with everything ends up unsatisfied, then what satisfies is invisible. Kung ang tao, kagaya ni Solomon na nasa kanya na ang lahat ng bagay, sa bandang huli ay hindi nasiyahan. Nangangahulugan, ang pwedeng magbigay ng kasiyahan sa atin ay ang hindi nakikita, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang tunay mong kasiyahan, ang Diyos ang tunay nating kakontentuhan sa buhay na ito. If the man with everything ends up unsatisfied, then what satisfies is invisible. Last thing is this. The wisest man ever lived finds no answer under heaven. Then we must look to heaven to find answers. So, yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa daigdig nito, si Solomon, sa kanyang quest, sa kanyang research, wala siyang natagpuan na sagot sa mga bagay sa ilalim ng kalangitan. Kaya naman, kung wala sa ilalim ng kalangitan kasama sa daigdig na ito, kailangan natin doon tumingin sa ibabaw ng kalangitan kung saan nanduro ng Diyos. Ang Diyos ang sagot sa ating mga buhay. Kaibigan, marahil ikaw ay naimbitahan para makinig ngayon ng salita ng Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos ang tunay na kakontentuhan. Muli po, ako si Reverend Sonny Carlos ng Jesus Reigns Ministries, Bulacan, Bulacan. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Hanggang sa muli, mga kapatid. Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion.